Sa vlog na ito guys, tuturuan ko kayo kung paano ba mag-print ng direkta from your phone to printer. Hello! So, kumusta ulit kayo lahat? Naalala ko mga 10 years ago, nung papausbong pa lang yung mga smartphone, tapos kalaban nila yung mga laptop. Lagi kong naisip dati, no? Kailan kaya mauungusan ng isang phone ang mga computer o mga laptop, no? Kasi guys, ang naging tangi na lang na hindi kaya ang cellphone nung panahon na yon ay kaya niya mag-print from cellphone to printer, no? Kasi guys, dati ginagawa namin USB drive o flash drive yung pinaka-cellphone namin, tapos kailangan namin isaksakin sa may laptop o sa may computer bago kami mag-print. Sa vlog na ito guys, tuturuan ko kayo kung paano ba mag-print ng direkta from your phone to printer, no? So napakagandang idea na to, lalong-lalo na sa mga taong walang computer at ayaw naman nilang bumili kasi hindi naman nila masyadong kailangan to, kasi nga ang basic necessity nila ngayon ay mga phone, kaso kailangan nila mag-print. No, so guys, kailangan mo lang bumili ng printer, tapos hindi mo na kailangan ng computer, hindi mo na kailangan ng laptop, direkta yung from phone papunta sa yung printer. Okay, no? So ready ka na ba? So bago natin simulan ng tutorial na to, make sure na nakasubscribe ka na, i-hit mo yung like button, at syempre, i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi kang updated pag may mga bago kong upload na kamukha nito ng mga tutorial, no, about sa printing, sa mga troubleshooting, at kung ano-ano pa na mapapakinabang mo sa pang-araw-araw na buhay mo. So wag na tayo magpaligoy-ligoy pa, no? So simulan na natin kaagad ang tutorial na ito. Okay guys, meron akong tatlong alam na paraan para makapag-print ka mula sa phone mo papunta sa yung printer, no? Ang number one dyan guys is bumili ka ng wifi na printer. Kaso nga lang guys, ang wifi na printer ay mahal, no? So nagre-range siya ng mga 7,000, 8,000, mga 10,000 pataas nung mga huli ko naaalala, no? So yun ang unang-unang paraan para makapag-print ka from your phone to your laptop. Okay, pangalawa, ito sana yung tutorial na gagawin ko, no? Pwede kang gumamit ng Google Cloud Print. So pwede kang mag-print kahit nasaan ka sa buong mundo, basta naka-on yung printer mo, pero dapat naka-connect siya sa yung laptop or sa yung computer. So magandang idea sana yun, no? Pwede kang mag-print kahit saan. Kaso guys, may nabasa lang ako na article na ang Google Cloud Print pala ay supported lang ng hanggang December ng katapusan ng 2020. No? So after nun, hindi na siya supported. So hindi na siya magagamit, no? So baliwala rin. Kasi guys, ito yung ginagamit ko dati para makapag-print ako mula sa cellphone ko papunta sa aking printer. So guys, huwag kayong magalala. Meron pang pangatlong paraan para makapag-print ka mula sa yung cellphone papunta sa yung printer. Ang kailangan mo lang guys, para makapag-print ka mula sa yung cellphone papunta sa yung printer, ay kailangan mo ng USB OTG. Ito yung guys, no? So karamihan naman sa mga phone, merong mga free na ganito, no? So kung walang free na ganito guys, may nabibili naman ito sa Shopee o sa may Lazada. Murang-mura lang to, mga 50 pesos lang yata yung ganito. So ito guys, dito sa may dulo niya, yan mapapansin nyo, dito yung USB Type A. Okay, tas dito yung pinaka micro USB, no? So ito guys, ito yung isasalpak natin sa may cellphone natin, tapos dito nyo ilalagay yung pinaka USB Type A ng iyong printer. Yawn! Okay. So guys, pag meron na kayong USB na OTG tapos isalpak nyo na sa inyong phone, ang gawin nyo guys, kung Android ka, pumunta ka sa may yung Play Store tapos i-download mo yung Noko Print, no? N-O-K-O Print. So pag na-download mo na siya at na-install mo na, gawin mo muna tong unang step na to kasi baka magulat ka hindi siya nag-print, no? So guys, pumunta ka sa yung settings tapos additional settings tapos i-on mo yung OTG connection. Okay, so makikita mo yan sa may cellphone mo. Kung hindi mo nakikita, skip mo muna tong procedure na to. So yun, pag nagawa mo ni mga step na yon, itry na natin na mag-print. So guys, paano i-set up to? So kailangan natin ng OTG cable. Okay, yung iba Type-C dito. Ito yung ginagamit guys para makapag-transfer ka ng mga files through USB, no? So tapos, syempre yung kable ng printer mo na nakakonect sa printer mo. Okay, yan. Tapos, syempre, isasaksak mo siya sa may cellphone mo para ma-detect yung printer mo ng iyong cellphone. Yan. So, ready to print na tayo. So, guys, ito, tatry na natin na mag-print, no? So, pag na-install nyo na yung Noko Print, so, ang gagawin nyo, guys, is i-open nyo siya. Okay, pagka-open nyo sa kanya, dito sa may baba, may makikita kayo dyan na printer na icon, no? So, i-click nyo siya. Nakalagay kasi doon, not selected. Okay, tapos dito sa may baba, may mga option. Ang pipiliin nyo, guys, itong pangatlo o yung USB OTG. Okay, yan. So, madidetect na kaagad yung pinaka-printer nyo. Okay, so, ang gamit ko guys is L120. So, i-click ko siya. Yan. So, dito guys, ito yung medyo nagkamali ako nung una kasi meron din ang tatlong option. Yung una, use generic. Yung pangalawa, cancel. Select manually.
No, so guys, nung sinelect manually ko siya at tinry ko mag-print, ang kinalabasan ganito. Yan, hindi ko alam kung anong klaseng print siya, no? So parang may code, no? Parang alien na code na hindi ko maintindihan kung anong klaseng code yan. Ganyan yung nagpiprint kahit na anong klaseng iprint ko. No, so guys, ang pipiliin pala natin dito guys ay dapat yung use generic. Okay, so yan. So sana nakikita nyo. Yan. So yan, processing. Okay, so nakalagay printer has been installed successfully. So okay na natin. Okay, now ngayon, yan, so meron siya mga ads. So guys, huwag kayong maiinis pag merong mga ads kasi yung mga app na kamukha nito ay mga libre lang naman, no? So, yan lang sila kumikita sa magita ng mga ads. Kamukha namin mga vloggers sa YouTube na kailangan namin merong ads, no? So kung napapanood nyo itong mga video ko at merong ads, no? So guys, huwag kayong maiinis doon kasi yun lang talaga ang tanging paraan para kumita kami dito sa YouTube dahil sa mga ads na yan. At yun ang nagme-maintain ng mga YouTube channel namin. Pag may mga nakikita kayong mga ads, lalong-lalo na sa mga vlog ko, sa mga video ko, please, no, huwag nyo i-skip. Yun na lang siguro yung bayad nyo sa akin kasi hindi naman talaga ako nagpapabayad. Yun lang, no? So huwag nyo i-skip yung ads. No, so try natin mag-print. So yan, meron kayo tatlong option. Meron photos, documents, saka web pages, no? So try natin yung photos. Example, itong anak ko, saka yung tita ko. Sa may ilalim, may mga settings. Yan, so merong copies, kung ilang copies, pages, kung ilang page, kung lahat ba ng page ipiprint nyo, tas size, at kung ano-ano pang option. Yan, okay. Tapos paper, no? So meron rin siyang paper output. Yan, A4. So marami siyang klase ng paper, A4, A5, A6, etc. etc. At kung ano-ano pang mga option, no? So tapos kung napili niyo na yung proper settings, yung right settings para sa inyo, ayun, so napili na natin kaagad yung Epson L120 kasi nga in-install natin kanina. So ang gagawin na lang natin guys is click print. Diba, approved? Ang galing! So yun! So ang dali lang, diba? Napakadali lang mag-print from your phone to your printer. So guys, sana may natutunan kayo at kung na-enjoy mo ang video na to, huwag nyo naman kakalimutan na mag-subscribe at i-hit yung like button at i-turn on nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated pag may mga bago kong upload sa channel natin na tungkol sa printing at troubleshooting at kung ano-ano pa nga na mapapakinabangan mo sa pang-araw-araw na buhay mo, no? Kung may mga concern ka, may mga tanong ka o kahit na ano na tungkol sa printing na siguradong alam ko naman kung ano ang sagot dyan, no? I-comment down below mo lang, no? Kung ano yung gusto mo matutunan sa next vlog, kung may na-encounter kang error, no? I-comment down below mo lang, sigurado yung masasagot ko yan, no? Kasi guys, ang tagal ko na sa printing. So maraming salamat ulit sa inyong lahat, no? So bye-bye! Meron po akong printing shop, no? Gumagawa po kami ng mga labels, thank you cards. Basta tungkol sa business nyo, halimbawa meron kayo food business, meron kayong milk tea, meron kayong mga lip tint, mga ganun, no? So gumagawa kami ng mga labels para doon, no? Yun lang ang ginagawa namin kasi tinanggal na namin yung mga tarpaulin, yung mga t-shirt printing, yung mga mug printing. Medyo pandemic kasi kaya medyo matumal yon. Kaya ang ginawa namin, focus kami sa mga online seller na gusto magbenta online, no? So kung gusto mo ng branding para doon sa mga product mo, no? So nag-offer kami, visit nyo lang yung aming FB page na at the printing shop.